interaction po ito. Ngayon po, arestado po kayo, no? Noong isang linggo, inaresto si Maria Fe Cruz sa pagpapanggap na socialite na nagbebenta ng lupa at nagtangkang mangolekta ng 200 million bukod sa nakuha na niyang 20 million mula sa biktima. Pero noong 2019, ginamit niya ang pangalang Flor Adoptante. Pinalitan niya ang SEC records ng Opal Portfolio Investment Company at pinalabas niya na siya ang chairman. Tinangka niyang ibenta ang isang lupa na hindi naman for sale kaya't inaresto sa tangkang mangolekta ng mahigit 340 milyon mula sa biktima. Kaya't nagulat ang tunay na presidente ng Opal Portfolio Investment na si Ida Chongson. Bakit daw naulit ni Cruz at ng itinuturong mastermind na si Jose Pabustan ang modus? Oh my gosh, they're at it again. We're still in the middle of the case. And the last hearing, they did not even bother to attend. Ang nagtataka ko, you know, for this huge syndicate, bakit sila nakalabas on bail? Paliwanag ng NBI, binaba ng piskalya ang kaso ng dalawa sa simpleng estafa, kaya nakapagpiansa. Ang kinagulat din ni Chongson, tulad sa kanilang kaso, isang bangko na naman ang nagamit ng sindikato sa modus. Pinatawag na ng NBI ang branch manager ng Producer Savings Bank kung saan nakapagbukas ng corporate account ang suspect. Paano po nakapagbukas ng account yung suspect sa bangko niya? Tuwa? No comment muna. Nakatakda rin ipatawag ng NBI ang iba pang ahensya na nag-issue ng mga certification. Bakit nakakuha sila ng ganong klaseng kagandang papers na ginagamit sa title? Yung material kasi ng papel is parang mukha na siyang authentic eh. And then yung laman nung yung paano nila nakopya yung original title, the same yung contents nun, the same dun sa falsified. So other than bank, yung paano sila nakapag secure. Tumangging magbigay ng pahayag ang dalawang suspect na nakakulong na. Kinasuhan na rin ang apat pa nila umanong kasabwat. Nico Bawa, ABS-CBN News.